ka na, ayos ka lang ba? Happy ka ba o sad pa rin ba? Kaya talika na, sumama ka na sa pinagrupina at iba pa. Hello, welcome to Pipap Live. Yes, and happy Grandparents Day and Elderly. Yes. Fourth World Day na. So happy day pala natin ngayon. Kasi elderly tayo. Hindi pa kami grandparents, pero elderly. Yeah. Ang theme nitong World Day of Grandparents and Elderly ay taken from Proverbs 71 verse 9. Ano sabi doon? Ang sabi, do not cast me away in my old age. Wow, parang nakakalungkot naman kung maririnig natin yung ating mga magulang. Para sila nagre-reklamo, no? Oo. No. Yan yung napili ni Pope Francis, no? Para talagang nakakaawa ang dating. Kasi naman, di ba, yung mga matatanda, eh nung bata pa sila, biro mo, gaano kakatagal inalagaan ng mga yan? Hindi naman nare-realize ng mga bata kung gaano kahirap yung kanilang pinagdaanan. Samantalang, nun sila ay tumanda na at time na para bumawi ka naman doon sa mga pagsisilbi nila sa'yo. Eh yung time na yun, maiksi na lang yun, ha? Maiksi na lang yun compared doon sa time na binigay nila sa atin. Hanggang sa makatapos tayo ng high school, talaga nandun. Yung iba, hanggat hindi nag-aasawa, talagang suportado ng magulang. Oh. Mga young na yan, tumanda na, nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng pamilya, eh busy na rin sila sa pamilya nila. Kaya minsan, hindi rin nabibigyan ng time yung kanilang mga magulang. Correct. Yan. So, lalo ng araw, yung mas mahirap yung nasa panahon ng gyera, pareho sila Ukraine, Israel, yung mga anak nila, naghahanap ng safety sa ibang lugar. So, umaalis sila. Naiiwan yung mga matatanda kung saan. Hindi naman sila gusto na umalis doon sa lugar nila. Kawawa talaga. Ang compare dito sa Pilipinas talaga, kasama talaga natin tumanda yung ating mga magulang. So, paano nila mag-aalagaan yung kanilang mga matatanda sa bahay na parang ugod-ugod na, no? Feeling natin pala, no? Sabi kasi ni Pope Francis, pag natitignan natin sila, parang wala na silang magagawa kasi gusto lang nila nakahiga, nakaano. Pero dapat daw tayo, bigyan natin sila ng buhay ulit, no? Parang, kasi parang feeling nila wala na silang naiisip na future, eh. Kasi umabot na sila dun sa matanda na sila. So tayo, no, na bata-bata pa, no? Na pwede natin silang bigyan ng yung parang nagiging maaliwalas pa yung isip nila, no? Hindi nila naiisip na mamamatay na, yung ganun. Kung paano natin yon ipaparamdam sa kanila. And one is, isama natin sila pag nagsisimba tayo. Yan ang pinaka number one. Kaya ngayon yung ginawa natin kanina, di ba? O ngayon, no? Hanggang ngayon, pagkatapos ng magsalita natin ngayon dito, yung mga papakita natin sa kanila, yes. Yung umaga, yung nangyari nung umaga. Kanina umaga po, yung nangyari, papakita po namin sa iyo kung ano pong ginagawa dito sa simbahan ngayong araw na to, as we celebrate the Elderly and Grandparents Day. Diba? Kaya yun nga, sabi ni Pope Francis, isama natin sila. Ngayon kung di sila nakakalakad, meron namang wheelchair, isama natin sila hanggang nakakaintindi pa sila, di ba?
sama natin sa pagsisimba. Alam mo, minsan, yun naman mga matatanda na yan, hindi naman sila naghahanap ng parang buong time eh. Binibigyan mo sila na attention eh. Kapareho niyan, once a week, at least nakakapagsimba. Pagka nasa bahay, inaabutan mo sila ng pagkain, ayan, nagkakakwentuhan, no? Konting time para magkakwentuhan naman. Ang mga apo, maganda, masanay din sila na pagkakuan sila, nag-aabot ng pagkain doon sa lolo, nakikipagkwentuhan sila rin sa lolo nila. And dapat yan na bibigyan natin ng opportunity kung paano nagkakaroon ng encounter yung mga apo sa kanilang mga lolo-lola. Diba? Pero kung talagang minsan, talagang hirap na hirap sila magkaroon ng time at wala naman silang pera para pambayad dun sa home assisted, meron tayong programa sa simbahan, diba? Ayan! Oo! Yung kapihan. Dalin ninyo doon at pagkatapos magsimba ng alas 8, 9 o'clock, dalin nyo doon. Meron talaga silang makakausap. Mag-e-enjoy sila doon. Lahat po kasi doon sa kapihan, merong matanda, merong bata, lahat po. Pwede nyo pong dalhin. Meron po silang space doon at saka hindi po sila ma-out of place kasi pantay-pantay lang po lahat yung tingin natin doon. No, so hindi po sasabihin, ay may asawa, ay walang asawa, o matanda, bata. Yung mga bata, lahat po pwede, kahit elementary, pwede nyo rin dalhin din sa kapihan. No, mag-e-enjoy din sila. So maganda po maging activity natin every Sunday, no? Sabi, Family Day. So let's start with the Family Day. We go to church and then mag-fellowship tayo as family. At ang venue natin is simbahan doon po sa kapihan. Pakita din natin sa kanila kung ano yung nangyayari sa kapihan. Lagi tayong meron, no? Pero ito, pagkatapos nito, singitan mo ng kapraso. Ano yung nangyari sa kapihan. Diba? Kaya maganda po yun ng sinasabing Family Day. Doon po tayo magsimula kasi lalong-lalo na po sa mga nag-start pa lang magkaroon ng pamilya, yung pong mga bata, yung pang venue kasi noon, simbahan. No? So, mahirap po kasi ngayon ibigay sa mga bata yung parang gusto agad nila mga SM, mga ganun, ano. Dalhin nyo sila doon, tapos meron silang mga kalaro, tapos meron tayong konting catechesis doon, ano. Meron pong ginagawa doon na tungkol din sa simbahan. Yeah. Maganda po na madala natin sila doon. Kahit isang oras lang po yun, tapos punta na kayo sa kung saan nyo gustong pumunta na sinasabi nyong another Family Day. Pero ang Family Day, start with God. Yun po yung importante. Ang mga anak naman, hindi nila pwedeng gawin dahilan na busy-busy sila, kaya hindi nila mabigyan ng time yung kanilang mga magulang. No? So, try yung mga apo, talagang parang lagi mo silang in-expose na nakakausap yung mga mother mo, yung mga yung father nyo, so that unti-unti nagkakaroon talaga ng connection sila. At yung mga anak naman have that responsibility. Parang ano yan eh, cycle yan, hindi ba? Nung ikaw ay bata, inalagaan ka nung iyong magulang. Pagtanda nila, at sila'y biniyayaan pa ng medyo mahaba-habang buhay, that's part of our routine. Kumbaga sa kanya, hindi mo maiiwasan yan. Actually, opportunity na binibigay ni God yon, no? Para parating natin sa magulang natin yung care natin sa kanila. Okay? Okay, see you again! Bye!